Magandang araw po! Kung mahilig po kayong magluto, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at huwag niyo rin pong kalimutan na i-press ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Maraming salamat po! Friendship, welcome back dito sa mga lutong bahay. Andito na naman po ako na maghahatid po ng bagong recipe. Ngayon po ay gagawa tayo ng Oreo ice cream. At ito po ang mga sangkap na kailangan natin. Dalawang all-purpose cream. Sorry kung magkaibang brand dahil nga po nagkakaubusan na po sa tindahan at sa supermarket. So kahit anong all-purpose cream na lang po yung kinuha ko. At meron po tayong Alaska condensed. Isang box lang po ang gagamitin natin condensed para po sa dalawang all-purpose cream para hindi po siya ganun katamis. Pero dun sa mahilig po sa sweet, pwede po kayong magdagdag. At syempre po yung ating Oreo. Kailangan natin ito, hindi magiging Oreo ice cream kung wala ito. So tara, simulan na natin ang paggawa ng Oreo ice cream. Slowly lang. Gusto niya raw pong tumulong. So ayan, tingnan natin kung makakatulong itong bata na ito. Tindakan kasi sa sabog yan. Parang di naman nakakatulong. Ang galing naman ng anak ko. Ay, very good. Sabog na, sabog na. Kita mo. Sorry. Pag ganyan. Yeah, ganyan lang. Ayan mo na? Yes. Oh, ayan, sumuko ka rin. Kita mo, nabutas na yung plastic. Kala niya siguro madali lang maganito. Ako nga nahihirapan. Siguro baka ilipat ko na lang sa isang plastic kasi hindi masyado naduduro. Hindi siya to work. Kailangan natin ng plastic. Oh, ito na lang. Bulong na bata na nanghihingi ng Oreo. Yes, this one. One lang. Kulang mo na. Kaya ayaw kong gumagawa ng merong mga magugulo kasi ganyan yung nangyayari. Hindi ko pa nagagawa. Ubus na yung Oreo. Ang tagal kasi namin walang Oreo. Sa nabili ko tong Oreo na to sa palengke lang. Pero nung mga nakaraang namamalengke ako or dito sa daily supermarket malapit sa amin, talagang ilang beses akong naghahanap ng Oreo, lagi pong wala. Kahit dito po sa tindahan namin na malapit, wala rin po talagang Oreo. So buti nga nakachempo ako nung pagpunta ko nung nakaraan. Nakabili ako ng Oreo kaso wala po yung mga pack, yung parang maliliit na pack na Oreo. So ganyan, ganito lang po talaga yung malaking pack. So ayan, kaya siya naman talagang nanggigigil na siya sa Oreo, hindi na makapag-antay. Oh no! Masyado kasi para mas gusto ko kasi yung merong mga buo-buo na Oreo na nakakain natin sa ice cream. So ayan, okay na yan. Okay na to. Itatabi muna natin siya.
Ngayon naman, ilalagay ko na po itong dalawang box ng Nestle cream natin na magkaiba ang brand. Parehas naman pong lasa niyan. So, ayan. Ayan, ito pong Nestle cream natin ay na-chilled ko na po ito. Mas maganda po kasi kung i-chilled natin para mas masarap at mas mabilis tayo makakagawa ng ice cream. So, ayan, ito na po. Ilalagay ko na po itong dalawa na yan. At magsisimula na po tayong mag-mix. Ayan, huwag po muna natin i-high speed para matulaw or madurog lang muna natin yung parang mga namumuumuo. Pag nadurog na po natin lahat yan, pwede na tayo mag-high speed. Ayan ka-friendship ko, napansin nyo, nag-double na po yung size ng ating cream. Pagka ganito na po, bali 3 minutes na po akong nag-mix tuloy-tuloy. Pagka ganito na po siya, pwede na tayong maglagay ng condense, paunti-unti lang po. Hindi po natin bibiglain ng lagay para hindi pumumuo yung condense natin at mahalo pa rin po nating mabuti sa ating cream. So ayan, pag ganito naka-friendship, na-achieve nyo na po yung gusto nyong mixing, pwede nyo na pong ilagay itong ating Oreo. So ito yung kukompleto sa ating mga ingredients para matapos itong ating Oreo ice cream. So ayan, nahaluin lang po natin ng mabuti hanggang sa ilalim para magpantay yung lasa ng Oreo. Mas maraming Oreo ka-friendship, mas masarap, mas malasa ang inyong ice cream. Ayan, pag nahalo na po natin ng mabuti, so pwede na tayong magsalin dito sa ating basyo ulit ng ice cream. Dito na po natin ulit yan ilalagay. Ito po yung natira ng Oreo na dinurog ko kanina. So, nagtira lang ako ng konti para pang toppings natin. So, maglagay lang po kayo ng mga konting arte-arte. O depende po sa inyo kung anong gusto nyo pong ilagay na toppings dyan. Pwedeng chocolate or pwedeng mga marshmallow o kahit ano pong gusto nyo. After nito ka-friendship, ilalagay na po ulit natin to sa freezer, tapos bukas na po natin ulit ito i-taste test. The next day. Tiki man time! So, ito na. Excited na naman po ang aking mga alaga dito sa aking tabi. So, ito na yung time na ating titikman yung ating Oreo ice cream. So, ayan na siya ka-friendship. Sobrang excited na naman itong mga alaga ko rito. Mag-i-scoop lang muna tayo dito. Lalagyan muna natin to ng mga konting egg. Aartihan natin ito ka-friendship para magmukhang katakam-takam naman itong ating ginawang Oreo ice cream. Maglalagay lang ako dito ka-friendship ng mga arte-arte ng konti para magmukhang maarte yung ating ice cream. Kunwari maarte yung kakain, pero hindi naman talaga.
joke-joke na arte lang. Ayan, o diba? Mukhang social na yung ating ice cream. O, taray! So, ayan siya. O diba? Mukhang na siyang katakam-takam. So, ngayon, iti-taste na natin to ngayon. Ito na po ang unang subo, syempre para sa inyo yan. At yung pangalawang subo, syempre para sa akin na yun. Ayan. Kung napapansin nyo ka-friendship, yung pagkain ko ng ice cream, nakita nyo nandun lang sa gilid. So, konti-konti lang yung medyo tunaw yung kinakain ko. Kasi ang totoo po niyan, hindi po talaga ako mahilig sa malamig. So, nasasarapan po ako sa ice cream. Yun nga lang, pinatutunaw po siya. Pinapatunaw ko pa siya bago ko siya kainin. Parang ewan lang, no? Pinapatunaw yung ice cream. So, ganun po talaga ako pag kumain ng ice cream. Pinapatunaw ko ng konti. Mahilig lang po akong gumawa. Pero, hindi po ako mahilig talaga sa malalamig. So, talagang ang ginagawa ko dito, gawa lang ako ng gawa para sa mga bata dito. So, yun. Doon na po tayo sa lasa na po tayo ng ice cream, ng Oreo na ginawa natin. So, ang lasa po nito, ang lasa ng ating ginawa ngayon ay lasang Oreo, syempre malamang. Lasang Oreo. Pero ibig sabihin ka, friendship, yung lasa ng ice cream sa labas at ice cream na ginawa natin, halos wala po talagang pagkakaiba. So, ano talaga siya? Ice cream po talaga siya. Yung tamis niya, sakto lang doon kasi nga yung ginawa natin. Dalawang box ng Nestle cream, tapos isang box ng Alaska condense. So, saktong-sakto po ang lasa nilang dalawa. Hindi siya sobrang tamis at hindi rin po siya nakakasuya. So, kung wala na po kayong time para bumili sa labas, gawa na lang po kayo. Sigurado po ako talagang 100% lasang ice cream po ito. So, ayun lang ka-friendship. Sana po ay meron kayo nakapulutang aral dito sa aking ginawa. At sana po nagustuhan nyo po ang video na ito. At huwag nyo rin po sanang kalimutan na i-like at i-subscribe ang aking channel. At pindutin nyo po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Thank you for watching! Bye!